Yung sinasabi ko, napuputol yung signal eh. Anytime napuputol yung signal, kaya ayan, part 2 na to, no? So, yun nga yung sinasabi ko kanina na yung pagsapi ng demonyo, araw-araw yung nangyayari. So, kailangan maging observant tayo kung nasasapian na ba tayo, hindi. Kasi nga, hindi naman physically lang yung ano eh. Hindi lang physically nakikita natin ang pagsanib. Kundi bawat oras, talagang ano yan eh. Tulad nga sinabi ko kanina, parang dayon yan. Naghihintay lang yung tamang timing para napain tayo. Ang lahat o ang bawat ano, ang bawat kasalanan na ginagawa ng tao, pagsapi yan ng demonyo. Kapag halimbawa, nagiging magagalitin ka, marami kang bisyo, ayan, sinasapihan ka ng demonyo niya. Kasi syempre, hindi kalooban ng Diyos yung ginagawa mo. Kaya, dapat lang niya na ilapit sa Diyos. Kasi pag hindi natin ginawa yun, ang demonyo ay patuloy na sasalig. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi marami. Kasi bilang tao, mahina talaga tayo. Prone tayo sa kasalanan. So, alam mo naman ng tao eh, konting bagay, nakaano na yan eh, bumibigay na yan sa kasalanan. Ang tao, kapag hindi mo binigyan ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos, walang nakafocus yan kundi sa sarili niya. Kung ano yung gusto niya, kung ano yung makakasaya sa kanya. Kasi ang tao ngayon, ang mga ginagawang kasalanan ng tao ngayon, paggrabe ng paggrabe. So yung tindi ng demonyo sumasabi sa isang tao na nagkakasala, ay talagang paggrabe na paggrabe. Magkalaban kasi yan eh, yung espiritu at saka yung tawag ng laman. Kapag ang tawag ng laman, talagang hindi natin na inilaban yung espiritu, talagang magkakasala tayo. Tsaka ang totoo namang kalaban natin ngayong pandemic, hindi naman ano eh, hindi naman coronavirus. Ang talagang kalaban natin ngayong pandemic ay yung hindi natin nakikita. At yun yung demonyo na tumutukso sa atin. Tayo mga tao, masyado tayong ano, physically eh. Sabi nga, huwag tayo mamuhay sa do not live by faith. Kasi ang totoong kalaban natin ngayon, mga hindi nakikita, mga spiritual na hindi nakikita. Yung magdadala sa atin sa impyerno, yung magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya dapat, maging aware tayo, kasi yung mga nakaraang gospel, tinatawagan tayo magbalik loob sa Diyos. So kung hindi tayo magbabalik loob sa Diyos, saan tayo pupulutin? Anytime Jesus will come na parang magnanakaw. Anytime pwede tayong mamatay. So kung hindi natin napaghandaan yung ating kaluluwa, saan pwede tayo dadamputin? Kaya lang, ang nagahari kasi ngayon dito sa mundo ay ang demonyo. Ginagawa niyang busy ang lahat ng tao para walang panahon ang tao na makinig ng salita ng Diyos. Kasi gusto ng demonyo, lahat ng tao, lahat ng nilikha ng Diyos, ay mapunta sa impyerno. Ang tunay na kayamanan ng tao ay kapag inuuna niya ang Diyos. Kasi napakasimple lang naman ang utos ng Diyos. Ibigay ng Diyos ng higit sa lahat. Buong puso, isip, kaluluwa, at lakas. Pero ang tao, maraming kahati ang Diyos sa puso ng tao. Lahat tayo, mula umaga hanggang gabi, kumilos, nagtrabaho. Sino nagbigay ng lakas ang Diyos? Pero minsan nakakalungkot, lumilipas ang isang araw, hindi natin napapasalamatan ang Panginoon. Higit sa lahat, di pa tayo humihingi ng sorry. Sabi nga ng Panginoon, hanggat buhay tayo, sige lang. Pero once na kinuha tayo ng Panginoon, doon na tayo magsisisi. Na kahit magsisi na tayo, magbalik loob na tayo sa Diyos, hindi na tayo pakikinggan ng Panginoon. Sabi nga eh, darating yung araw ng paghuhukom, na kapag hindi natawag sa Book of Life yung pangalan natin, doon tayo sa impyerno na walang hanggang parusa, walang hanggang katapusang dagat-dagat ang apoy. Pero yun nga, dahil mahal nga tayo ng Diyos,
hindi muna niya, hindi pa nagaganap ng second coming kasi mahal tayo ng Diyos eh. Kaya pandemic pa lang yung binigay niya. So, ibig sabihin ng pandemic na binigay niya, binibigyan tayo ng pagkakataon. Pero as usual, ganun pa rin, back to normal, back to kasalanan. So, napakaraming tao sa buong mundo, pero ilan lang yung may oras sa Panginoon. Maraming demonyo ang pumapasok sa atin everyday. Sabi ko nga, hindi na, kasi nga ang gospel ngayon is inaalihan yung lalaki ng demonyo na kinast out ni Jesus Christ. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, hindi naman kinakailangan manlisik yung mata mo. Hindi naman kinakailangan di ba yung napanood natin sa TV na pagka sinasaniba ng demonyo, yung lilisik yung mata, umiba yung boses, gumulutang. Hindi na kailangan mangyari yun kasi araw-araw na tayo sinasaniba ng demonyo kapag gumagawa tayo ng kasalanan. Siyempre, kapag kasalanan ginagawa natin, ang demonyo ang nasa spirit natin. Kaya, nire-remind lang sa atin ni Lord na ano ba yung kasalanan na meron ka ngayon? Yun ang demonyo. Ang mahirap pa, kung iba't ibang kasalanan ang ginagawa mo, iba't ibang demonyo ang nasa sayo. Kaya po sa Tuesday Gospel ngayon, ang katanungan po is, handa ka bang magtakas ng demons sa iyong sarili? Ano-ano ba yung mga kasalanan ginagawa mo na sinasaniba ka ng demonyo, kaya ito magagagawa. Diba kaya nga maraming news crime ngayon? Kasi, sinasaniba sila ng demonyo, kaya nakakapatay sila, nakakanakaw, kaya gumagawa ng kasalanan. Kaya kung di pa rin tayo handa na sumuko sa Panginoon, sabi nga, ang pagsisisi ay nasa bandang ulit. Lahat naman ng bagay rito iiwanan natin, wala tayong madadala ng isa. Kaya dapat, ngayon pa lang, magbalik loob na tayo sa Panginoon. So, ngayong oras po, nakahapunan na ako, nagugutom na po. So, sana po ma-realize na po. So, part 2 na po ito ha, kasi nga naputol ganito. So, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pagbibigay ng karunungan upang balatid namin ang ginagawa ng Diyakin sa tao. In Jesus' name, kasawag mo po, upang sa ganon ay mabigyan kami ng pagkakataon lagi ng Espiritu Santo ang lumutok sa atin. Nagalangin po ang mga tao patuloy na pinaghihirapan ng mga kasalanan ng mga demonyo na sumasabi sa kanila. Well, in Jesus' name, kasawag mo ang demonyo ng galit, demonyo ng bisyo, demonyo ng pangangalunya, demonyo ng pagiging walang galas sa magulang, demonyo ng pagiging magagalitin, demonyo ng negativity, lahat po ng mga demonyo na ginagamit ng Diyablo upang ang tao ay mawala ng gana sa kanila. Lahat ng pagiging po sa iyo ang nasa kanilang kasalanan sa So, yun po. So, maraming po salamat. And to God be the glory.